May bagong kanta ngayon na inilabas tungkol kay Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos sa pagiging tirador niya sa mga OFW. Naku, akala ko pa naman ng kantang to ay campaign jingle na niya para sa 2025 election. Eh, wala naman pala. Wala pa yung pangalan niya. Bakit kaya? Kumilek, hindi nyo sinama pangalan ni Francis Leo Marcos. Eto, pakinggan po natin. Ay, galing po ito sa TikTok ni Food Genius Vlog. Ito si Food Genius Vlog. Ito yung sinasabi niyang kilalanan niya. Kilalanan niya. At ipapahuli na niya. Hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pang ano yan. Puro lang salita yan. Sa katotohanan pa nga, eh, sinundan pa siya dun sa TikTok. Sa mga naghahanap, sa update po kay Food Genius Vlogs, andun po, may mga upload video po yan sa TikTok. Ito po, pakinggan natin. Sino man ang gusin ng mga pangarap, purakot, milyonaryo, puno, pero sa wasong umupahan lang, sa lipunan at sa pera niya, di nyo lang alam ang nang OFW, bigti man ang kanyang ditatailangin. Si Francis Leo Marcos sa luksong maraming pera, sa social media nakalat ng peget, what pinapanan sa likod ng matamis niyang mga salita. May mga buhay siyang habang buhay sinira. Tira ko ng OFW, lumulutang sa insyon, lahat tayo'y dapat magkaisa, ipuslo balik sa kulong na wala ng pribilehyo para ang hustisya ay muling maghari rito. Pagaling na ang kanyang landas, pilit na tinatakasan ang katotohanan sa likod ng kanyang maskara. Mga trabahanteng naglalayo, tinatalupan panahon na upang siya'y ipasok sa rehas ni justisya. Ang yaman, simbolo ng kahirapan ng iba, mga pangako't pangarap, pinunasan na ng luha. Sa pag-asa natin, muli siya dapat ipasok para ang kabutihan sa kanya'y magtiis. Yan, yan po ay panawagan lang ng hustisya para sa mga, lalo sa mga OFW na naging biktima nitong ni Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Yung mga nagsasabi dyan na, ay baka kasuhan kayo ni FLM, yung idol yung si FLM. Ang totoo po, siya pa yung may kaso. Ano po yung irereklamo niya sa amin o kung sino man yung mga nag-iingay sa social media, eh for awareness po yan at ginawa na po talaga niya. At ito, yan pong kantang yan ay sana ipagkalat po natin yan sa may mga TikTok account. Pwede nyo pong i-repost po itong video ko na to at yung kantang yan. Okay? At sana sa bagay ngayon kasi hindi pa kasi siya masyadong kilala kasi sa TikTok eh. Sa YouTube mukhang naramdaman kasi niya na marami nang nag-upload na video tungkol sa pagkatao niya. Kaya naramdaman niya yung impact ng engagement sa YouTube niya, pati sa Facebook niya. Ngayon, pinasok niya itong TikTok at itong mga bagong sumuporta sa kanya ngayon ay nagmamarunong na na hindi totoo yung pinagsasabi niyo, sinisiraan lang yan. Lagi namin sinasabi, magkaiba ang katotohanan sa paninira. Yung mga naririnig niyo tungkol sa kanya na sinasabi niyong paninira, alamin niyo muna kung totoo o hindi. Nasa social media na po yan, kalat na yan. Kung lumalabas na yung sinasabi namin ay totoo pala, hindi po paninira ang tawag doon. Katotohanan yon. Bakit namin pinagkakalat? Awareness lang po. May concern po tayo kami sa mga bayani naming OFW. Kaya yung mga naiwan dyan, konsensya nyo na lang yan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.